na. Nasa underground ang Hill. Pag nagpakita si Hudo, wala nang oras para lituhin natin ang si Raulong yun. Sandali! Hintayin mo ako, Mr. Snake! Wala pangalan ko! Siya nga pala, Ban. Sabihin mo, gusto mo ba magpahinga sa base namin? Sasamahan kita dun. Sa base nyo? Oo! Wilson! Sinubok ako ni Makubex na makisakay sa palabas ng hanggang ngayon. Si Ban ang pag-asa ko. Bakit mo pinilit yung payaso na makipaglaban sa akin? Hudo, tahan-tahan sa pananalita. Hindi pwede magkamali sa pagdidesisyon si Makubex. Wala kang karapatang sabihin ang opinion mo. Ako ba ang tinutukoy? Sino sa palagay mong kinakausap ko sa kumula? Huwag kang masyadong mayabang. Baka hindi ako makapagbingin sa'yo at masaktan lang kita. Tama na. Tigilan mo, kapatid ko. Isa ka pa. Tinatrato mo din ako na parang tanga. Hudo, naalala mo ba yung kwento? Ayon sa prediction ni Makubex, na ang lahat ng ikikilos natin ay dapat naaayon sa kagustuhan niya. At huwag natin dapat kalimutan ang mga payo niya sa atin. Gagabayan niya ang ating mga buhay. Magdiwala lang tayo ng lubos sa kanya. At ang mas makakasiguro tayo. Kailangan bayaran natin ang lahat ng kanyang kaalaman. Kaya't sumunod lang tayo. Hindi ko pa rin nakakalimutan. Kahit na napakasakit ito para sa akin. Hindi na ako makapagpigil! Nangangati na ang mga kamay ko. Hindi na talaga ako makapaghintay! Gusto ko nang mapatay ang bala yun! Ano bang pinag-uusapan niyo? Ako, Bex, maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Bakit hindi mo ako pinigilang patayin sa bala? Salam. Ano? Alam kong susunod ka sa mga plano. Talagang humanga at natutuwa ako sa ginawa. Para sa aking kabubuti na, hindi mo basta pinairal ang galing. Ibig sabihin? Ako, Bex, gusto kong malaman mo. Bakit hindi mo gusto makipaglaban si Hudo hanggang sa huli? May tiwala ako sa kakayanin ba? Malaki ang pinagkaiba nito sa kakayanin ng kabali. Kung titignan, parang baliwala lang sa kanya. Pero marami niya siyang karanasan na lingit sa ating kalaman. Ngayon pa man, matibay ang loob niya pagdating sa pakikipaglaban. Hindi siya basta-basta patatalo sa kanilipan. May itatanong ako sa'yo. Ano sa palagay mo, sino kaya ang matatalo at magtatagal sa kanilang dalawa bandang muli? Kahit na pareho naman nilang ibinigay ang makakaya nila, sa palagay ko, mas magaling si Hudo sa mga oras na yun. Tama ka. Pero hindi pwedeng magdesisyon ng basta-basta. Isa lang ang pwedeng maging kasagot. At tama ka, malakas si Hudo pagdating sa labanan. Hindi siya natatakot sa kamatayan at harapin ang mga pagsubok. Dahil para kay Hudo, ang pakikipaglaban ng buhay niya. At iba naman ang katauhan ni Man. Siya'y isang getbacker. Ang maibalik ang nilang minimitin niya. Sa madaling salita, gusto niyang maibalik ang lens. Naiintindihan ko. Kagami. Naiintindihan mo na? Jubei, ang tanging layunin ni Makubex ay pigilan ang trabaho nilang dalawa. Tama ba ako, Makubex? Oo, tama ka, Kagami. Madali ka talaga na makaintindi. Kung nakakasiguro nga si Ban na matatalo niya si Hudo, lalaban siya hanggang sa uli, maniwala kayo. At kung pakiramdam naman niya na tagilid siya, aalis siya ng walang alin na. Ibig mong sabihin, tataka siya? Tama ka. Kung kaya't natatakot ako para sa kanya. Hindi lamang meron siyang abilidad sa pakikipaglaban, kundi meron din siyang mabilis na pag-iisip. Isa pa, nandyan si Thunder Emperor Genji na kayang gawin ang lahat na lingit sa ating kaalaman. Hindi basta-basta mapipigilan ng dalawang getbackers sa kanilang natural na gawain. Gayunpaman, lahat ay pwedeng tansyahin. At sa ngayon, tulad ng aking inaasahan, alam na nila ngayon ang kasagutan. Ano na, Shido? Sabihin mo, makikipagtulungan ka ba? Nagdulot sa atin ang problema ang mga kautusan ni Makubex. Makakabuti pa para sa ating dalawa makipagtulungan. Halika kayo rito! Sandali, ito, tikman nyo. Masarap ito. Isang chocolate and strawberry. Kainin nyo na!
Teka, Shido! Pwede ba? Tigilan mo na ako, Imishi. Hindi ka naman talaga nakakatulong sa akin eh. Sabi mo may gagawin ka laban kay Makubex. Imishi, nakikinig ka ba sa akin? Oo, nakikinig ako. Napakatigas ang ulo mo. Pasensya na. Pero mas pumapanik na ako ngayon kay Makubex. Lulan Dancing Wing! Ito ka sa'yo! Paalam, Animal Trainer. Nakakatuwa naman kayo. Kanina nyo pa ako inahalikan, ha? Ah, sir, nasisihan naman ba kayo, ha? Oo, Imishi. Ang saya-saya ko. At nakakatuwa. At nagaganda nila. Mabuti na lang at nandito rin sila sa base ng army. Kung masaya kayo, masaya na rin kami. Ayoko nang maging getbacker ngayon. Sasama na ako sa army. Huwag mo intindihan ang mga tao na yun. Napasama lang ako sa kanila nang hindi inaasahan. Ang totoo niyan, hindi ko talaga sila gusto. Patigas kasi ang ulo ng lalaking yun. Hindi ba, Mami? Ang kulit mo talaga. Tama na yan. Ha? Huh? Si Shido ang kasakasama mo nitong huli. Kaya sa palagay ko, hayaan na muna kita magpakasaya bago mamatay. Maglibang ka muna sa mga oras na to. Dahil pagbalik ko, aantokin ka na nun. At mas magiging madali para sa akin yun. Sige lang. Kahit na alam ko na hindi nararapat na gawin ko to. Bakit? Bakit ikaw pa? Bakit nakipagtulungan sa'yo si Nashido at Kasugi? Bakit sumama sila sa'yo? At pati si Thunder Emperor? Ngayon, alam ko na. Wisit! Nilagyan niya ng laso ng inumin namin. Wawa sa akin kita ngayon. Mamamatay ka! Ano nangyari sa'yo, Natsumi? Nabasag kasi ang baso ni Van, boss. Naku, tiyak na magagalit sa inyan si Van. Hindi ko alam kung maaayos ko pa ito. Siya nga pala, saan na kaya ang binigay na trabaho sa kanila ngayon? Asa na kaya sila? Hindi pa bumabalik hanggang ngayon sila, Heaven. Ano sa tingin niyo, boss? Ayos na kaya sila? Huwag ka mag-alala. Sila ang getbackers, di ba? Siguradong babalik sila dito at magkakaping muli mga ilang araw na lang. Makikita mo, Natsumi. Sigurado yun. Lulan Dancing Whip! Ano yun? Ano to? Anong ibig sabihin ito? Ano nangyayari nito? Parang binabalik ang mga nangyari. Hindi maaari. Hindi pwede! Sandali lang!